magsasama na kayong dalawa? Sabihin niyo. Totoo. O, oh, bakit? Bakit? O, oh, matapang ka pa? Ako matapang? Mari, ito, usapin lang. Usapin lang ito. Usapin lang kasi, salitang kasi ate. Oo. Bakit? Karapatan ko to. Legal ako. Saan lugar po yun nung naaktuhan niyo siya? Sa pinsan niya po. Doon magkasama si Mr. at saka itong si Elena. Apo. Sir, sino pong pinili niyo? Si Mrs. o si Elena? Si Kabit? Eh, pinili ko po si Elena po, sir. Mrs. Bibar? Yes po. Ganito na lang po ang gagawin natin. Subukan ko na lang po kayo pag-ayusin sa barangay. Mrs. Bibar? Sige, ganun lang po, Mrs. Apo. Bibar. Okay, Mr. Bibar. Yes. Sana po magkasundo kayo ni Mrs. na para hindi na magkasuhan sa korte. Kapag hindi kayo nagkasundo, by Friday, Monday, tutulungan namin si Mrs. para sampangan ng kaso. Okay? Salamat po, sir. Ano po ba ang pwede nating maitulong dito sa kanilang dalawa? Pag-ayusin sila. Yun lang naman ang tangi naming magagawa. Pero nasa kanila pa rin kasi yon. Base po sa record dito sa barangay, this was the first time na nagharap sila dito. Pang 3 times na ata itong pagharap nila. Nagkaroon na sila na ano eh, ng kasunduan na wala nang pakialamanan. Ano po ba ang gusto nyong mangyari sa ngayon? Sabi ng kapatid niya, nang chat pa sa akin, total matapang ka, ba't hindi mo ituloy yung demanda? Ayan po, nandiyan po yung mga chat ng ngayipag po. Saka ayaw niya na rin po, tuloy ko na lang daw. Tumawag po ako sa kanya, sige Marie, kung ano ba talaga, ayusin na natin to. Tapusin na natin, baguhin na natin lahat, kalimutan na natin. Lahat sinabi ko sa kanya, ma'am. Eh, ang masakit ma'am, paano pa maayos kung sasagot lang din niya sa akin, kaya ka lang nakikipag-areglo, kasi alam mong makukulong ka. Wala na po magagawa, kung ayun ano niya. Sige, kung ayun ang ano mo, eh mas maganda nga talaga, ay tapusin na natin. Ngayon, ito na may pinapangako sa iyo. Kung gusto natin maayos to, yung maayos na pag-iwalay. Kasi talagang ang apektado rito, hindi tayo, kundi mga bata. Kahit anong gawin natin, kahit anong kawalang yan, o anumang kahiyan na ano, bata pa rin ang nagdadala. Bata pa rin ang nasasaktan. Kaya ako bilang ama, masakit din sa akin yun. Pero, tinanggap ko, nung ako nga, di ba? Isang buwan na ako naglugmok sa iyo. Halos, kaharap si Hepe, lumuhod ako. Niyakap pa kita, pero ang tigas ng puso mo. Sige, sabi ni Kagod Melody, palipasin mo muna ng ilang araw. Okay, pinayagan rin kita na dumatulog ka Kagod Melody kasi nga ayun ang gusto mo. Pagkos ako nga, inaayos ko yung pamilya natin eh. Pero ikaw, napakatiba mo, may ka pa ng proteksyon. Pinakinggan pa rin kita. Hindi kita guluhin, hindi kita ano yun, hindi okay. Nung mga gabi na hinahanap na namin ng anak ko, ang sabi ng katrabaho niya, eh ako nakauwi na, eh sila na nag-inuman. Ma'am, ayun po ba bilang isang ina, tama po ba yun? Alauna, alas dos na madaling araw kung umuwi. So ano po ang gusto niyong mangyari? Yung respeto sa isa't isa. Yung respeto na kailangan namin maghiwalay ng maayos para hindi nakakaya sa mga bata. Ang importante lang po talaga ron, buo pa rin yung communication namin sa mga anak namin. Sabi ko naman sa inyo, kung ikaw makakahanap ng lalaki, okay lang, tanggap ko naman yun. Sana naman, pag minahal mo yung lalaki, huwag mo nalokohin at saktan para hindi na uli maulit yung ganitong sitwasyon. Matagal ka na rin ng bababae. Alam mo yan, lagi ka rin may ka-video call. Hindi lang ako, di ba? Madalas ka nga nandito sa pulan eh, di ba? Hindi ko lang sinasabi kila nanay yung kasi alam ko nasa ibang bansa ang babae mo. Andiyan yung mga conversation nyo. Yung sinabi niyang madaling araw po ako noon, nagpaalam po ako dyan. After nung pirmahan natin November 4, pirmahan na tayo ng hiwalay, na huwag mo na akong guguluhin. Pero nung ginagawa mo pa rin, ginugulo mo ako, nakikipagkita pa rin ako sa'yo. Andiyan pa yung mga text mo. Ano ba talaga ang gusto nyong mangyari? Kasi hindi tayo matatapos. Batuhan ng batuhan ng mga salita. Isipin natin, pareho tayong may kasalanan. Hindi lang po pwedeng isa lang ang may kasalanan sa inyo. Parehas kayo. Una-una, wala na kayong respeto sa kapwa nyo. Parehas kayo, wala na kayong respeto sa isa't isa. Magkasama pa ba kayo o hindi na? Ako po ka, ilang beses akong nag-ano na, kada punta ko dyan, kahit tanong nyo yung mga anak ko, nak, gumawa kayong paraan para maano papa mo, ganyan-ganyan. Kasi gusto ko na rin talaga maayos. Siyempre, mahirap. Wala sa pamilya. Pero anong pinapakita niya sa akin? Iba po. Tapos, kontento na ako eh. Kasi nung time na yun, nakakapunta ako sa mga anak ko. Masaya na ako noon. Kahit gusto kong guluhin sila noon. Dahil alam ko, nasa tagig lang po sila eh. Alam kong puntahan yun. Hindi ko itang ginulo noon. Hindi ko sila ginulo. Tapos nalaman ko na may nag-chat nga sa anak ko na hindi ako pwede nang pumunta doon. Tapos biglang dinala niya doon yung babae. Sino po bang hindi matitrigger noon na gawin yung dapat kong gawin? Masyado na nila akong tinapakan, di ba? Ilang beses din kita tinext.
sige pa, mag-ayos na tayo, magkapatawaran tayo, kalimutan na natin yung lahat na nangyari, baka pagsubok lang to, ganyan-ganyan, baka lalo tayong patatagin. Eh, parang ganun pinasaisip ko eh, na parang mag-settle kami ng panibagong buhay ulit na kalimutan lahat. Nangako ko sa kanya, alam mo yan, nangako ko sa'yo. Papatawarin kita mula ulo hanggang paa. Never nang sumbat, wala ka nang maririnig. Aasikasuhin ko. Kung gusto mong asikasuhin ko lahat ng pamilya ko, lahat. Ngayon, focus ko, trabaho ko, saka mga anak ko. Gagawin ko. Pero ikaw, anong pinaninindigan mo, di ba? Kasi nga, Marie, nangyari ni. Nangyari na lahat-lahat eh. Naturally na sasabihin mo na yung ganyan. Di ba? Eh sana naman, ayaw pala mangyari ganyan, sana nung una pa lang, naramdaman mo na sa sarili mo na alam mong hindi maganda, hindi tama. Ngayon, Marie, ito na masasabi ko sa'yo, bilang respeto at paggalang na paggalang sa'yo, tapusin na natin to nang matapos na, nang wala nang madami na ibang tao. Kasi ikaw, habang tumatagal, ang dami mong dinadami na tao. Paano bang gusto niyong ayos at tapusin? Eh, ma'am, kung ako po tatanungin, wala na pong dahilan para po magkabalikan pa po kami. Ngayon, ma'am, yung sa akin lang po, bilang respeto at paggalang na po sa mga anak namin, na maghihiwalay kami ng maayos, pero yung communication namin sa anak namin, tuloy pa rin. Pero kahit kailan man, hindi ko po ipagdadamot yung mga anak ko para sa kanya. Pwede ko po makausap ng anak ko. Masyado na nila akong tinapangan natin. Alam mo, Marie, hindi naman yun ang makakaano sa'yo eh. Yung pagtapak nila, ayaw mo sila. Dapat ngayon yung nag-inspiration mo para tumaas ka. Maricel, ngayon na kausap mo na yung mga anak mo, ano po yung inyong magiging desisyon? Pagbibigyan ko po yung mga anak ko kasi siyempre mga anak ko po yun. Maghiwalay kami ng tapos. Pagkaalis nyo dito, tapos na yung problema. Naayos na natin. Ang hiling ni Maricel na kumari makadalo siya sa mga bata kahit dalawang beses o dalawang araw lang. At ito'y sinangayon na naman ni Gerald ang kahilingan ni Maricel. So ano po ang message nyo dito kay Ma'am Maricel? Eh sana Marie, sa pag-aayos natin ito, na ginusto rin namin yung desisyon mo, sana maging okay at klaro na lahat. Sana sa paghihiwalay natin, ang option na lang natin sa mga bata na lang. Kung ano may nagawa ko sa iyo, eh humingi ako ng kapatawaran. Usapang pambarangay bilang 2021-022. Ukol sa usapin mag-asawa. Inamin ni Gerald na nagsisisi siya sa kanyang nagawang patungkol sa pambababae. Kaya muli silang tinanong tungkol sa pagsasama nila at nagsalita si Maricel na maghiliwalay na lamang sila. Ang hiling ni Maricel na kumari makadalo siya sa mga bata kahit dalawang beses o dalawang araw lang. At ito'y sinangayon na naman ni Gerald ang kahilingan ni Maricel. At bawal makapagrelasyon sa iba ang magkabilang panig. At kung may trabaho na si Maricel, ay kukuhanin niya ang bata at kanyang isasama sa pamumuhay. Nagdesisyon na kayo ngayon? Tapos na. Better mag-move on tayo para sa future natin. Di tayo makakapag-move on, di tayo makakarating sa ating dapat paroonan kung babalikan, pilit natin ang nakaraan. So, good luck sa inyong dalawa. Sana kung saan man kayo dalhin ng kapalaran. So, yun lang. Good luck na lang sa inyo. Sasabihin mo lagi, focus sa anak mo. Pumokus ka. Sana seryosong pumokus ka. Hindi yung ibang yung pinupukusan mo. Yun lang. Warning po, if ever na mahulihan ka ulit na may ibang babae, si Mama Maricel po ang magdidesisyon kung itutuloy niya ang kaso o hindi. So ingat-ingat tayo pare-parehas, ha? Nabanggit pala sa akin nung mga bata, sabi, kahit man lang ngayong araw ay magsama kayo as a family, magbanding daw kayo, nasabi sa akin nung mga bata kanina. Kung gusto niya po ng banding, hindi ko naman po pinagdadamo sa kanya mga anak ko. Pwede po sila. Rapid to
pulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, papasalamat po kami. Sa wakas, natapos na rin po yung mga pagsubok na dumaan sa aming mga problema sa aming buhay. At salamat din po sa asawa ko na nagkaayos na po kami sa aming problema at maayos na paghihiwalay. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Ganun ang alam na ng Spirit. Amen. Kainan na! Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Anong pakiramdam mo ngayon na ganito na yung setup nyo nila, Mama? Malungkot pero kakayanin. Kailangan tanggapin eh. Wala naman kayo magagawa, desisyon nila yun. Pero kayo gusto nyo pa rin magkabalikan sila, Mama? Opo. Araw-araw ko pinagdadasal na always kayo mag-iingat. Huwag niyo pabayaan sarili niyo. Sana maging masaya na ako sa mga magiging buhay niyo in the future. Yun lang. Bilang ama, gagampanan ko pa rin yung para sa inyo. Kaya anak, nagpapasalamat din ako na natapos na rin. Pero pinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Bilang sa iyo, Marie, papasalamat ako. Salamat sa lahat-lahat. Siguro, kailangan talaga natin tanggapin yung ganito. Kasi alam naman natin sa sarili natin na wala na rin dahilan kung magano pa tayo. Basta importante yung sa mga bata na lang. Kasi talagang ang apektado rito yung mga bata. So, ano yung plan ni God para sa amin? Eh talagang willing ako. Alam din naman ng mga anak ko yan. Saka sa mga anak ko, pasensya. Kung ganito nangyari sa atin. Pero, sabi niyo nga sa akin, kayo yung magiging lakas ko. Kayo yung pinanghugutan ko ng lakas. Kaya sana, mag-aral na lang kayo mabuti. Kailangan natin mag-move on para sa mga bata. Try natin mag-forgive, forget, and move on. Maraming salamat, Marie. Thank you. Sarapi, maraming salamat. Nagkausap kami ni Marie para maiayos yung problema namin. Na natanggap na namin sa isa't isa yung dapat tanggapin. Na naging maayos yung paghiwalay namin. At sa mga bata na lang kami titingin at aasikasuhin namin. Maraming salamat, Sarapi. Maraming salamat po. At magkaroon po kami ng bonding. Naging masaya po yung mga anak ko. Mabuhay po kayo at sana po marami pa po kayo matulungan katulad ko po. Thank you, Sarapi. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.
dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo.